back to my channel or welcome to my channel if you're new. So ngayon guys, alamin natin kung bakit nga ba hindi available ang cash on delivery sa ibang Shopee account. So kung handa nyo nang malaman, just keep on watching. So ayun guys, punta lang po tayo sa ating Shopee app. Click or select lang po natin and dadalhin po tayo dito and scroll down nyo lang po guys and may makikita kayo dyan sa lower right side na parang merong tao-tao. Ayan guys, so i-click or select lang po natin and scroll down nyo guys and until makita po natin ang help center. Ayan, so click lang po natin ang help center. Then ito na guys yung lalabas. So, ask questions or input keywords. So, pwede na kayo dyan guys maglagay ng mga questions ninyo. Pero, kung may other questions din kayo guys, pwede nyo naman guys i-scroll down. Ayan, scroll down nyo lang and i-click nyo lang yung mga questions pa ninyo. Okay? Pero, itry na lang natin guys doon sa keyword para at least mas madali. So, itry lang natin guys ang COD since alamin natin kung bakit unavailable nga yung cash on delivery sa ibang Shopee account. Okay? So, wait lang natin siya guys na mag-load. And, ayan, loading na siya. And, kung mababasa nyo guys, ayan, nandyan sa pangalawa yung question natin na why is cash on delivery unavailable? Okay? So, yun po guys ang i-click natin. Ayan, para malaman natin yung answers sa questions natin. And, ayan yung lalabas. So, scroll down lang po natin, guys. So, as you can see here, guys, there's an explanation kung bakit nga ba hindi available ang cash on delivery. So, ililink ko na lang, guys, sa baba. So, ayun, makikita ninyo, guys, na ito, cash on delivery, naka-gray siya. So, it means, guys, unclickable siya. So, ibig sabihin, hindi ninyo masiset yung payment method ninyo into cash on delivery. So, ano nga ba yung mga reasons? So, the first one is refusal to accept cash on delivery parcels. So, ibig sabihin guys, first attempt na kayo na nag-order kayo sa Shopee na nandyan na yung parcel ninyo, dineliver na sa inyo, pero hindi nyo tinanggap. Okay? So, the second one guys is failing to receive the package after the second delivery attempt. Ibig sabihin lang po nito guys is dalawang beses nyo na po tinanggihan ang parcel na in-order nyo sa Shopee. And of course guys, kapag kadalawang beses nyo na po yung tinanggihan is i-re-return yun sa seller. Kaya po hindi na available sa inyo ang cash on delivery. So now guys, let's proceed to the next reason. Sellers did not select couriers that provide cash on delivery. So, ibig sabihin guys, nakadepende din po pala kasi sa sellers kung gusto po nilang i-activate ang kanilang cash on delivery payment method. Okay po guys? Kaya naman pala minsan magtataka tayo, ay bakit dito sa isang shop meron namang cash on delivery? Dito sa isang shop meron din pero sa shop na to wala. Because guys, ibig sabihin nun, hindi po naka-activate ang kanilang cash on delivery payment method. Kaya nakadepende pa rin po ito guys sa seller. So ayun guys, proceed naman po tayo sa reason number 3. So sellers do not have cash on delivery option. So ibig sabihin guys, sa system or sa mismong account ni seller is wala pa siya guys ng cash on delivery option. Okay? O kaya naman guys is meron siyang cash on delivery option. Kaya nga lang hindi pa na-enable ni seller yon. So ibig sabihin guys, kailangan pa ni seller i-discover yung account setting niya sa Shopee para at least ma-enable niya guys yung cash on delivery payment method. Okay? For example guys, gustong gusto nyo na talaga mag-purchase ng product ni seller because siya lang yung nagbebenta ng ganong product and dun mo lang sa shop niya nakita yung product na bibilhin ninyo and wala siya guys cash on delivery. So all you have to do guys is to message her or message him directly on their Shopee account or Shopee shop. So that guys, mano-notify sila na hindi activated or hindi naka-enable ang kanilang cash on delivery payment method. So yung pang-apat guys na reason is because non-serviceable location or unsupported address. So ibig sabihin guys, masyadong malayo ang inyong location. O kaya guys, for example, hindi available ang ibang courier sa inyong lugar. So for example guys, sa lugar ni seller is merong J&T. But then guys, sa lugar ninyo is walang
JNT. And yung available lang naman, for example guys, sa inyo is GoGo Express, but then sa lugar ni seller is JNT lang. Kaya yun guys, hindi na siya magka-cash on delivery because magkakaroon guys ng conflict sa pag-deliver ng inyong parcel sa inyong lugar. So the next one guys is check out of multiple orders with different shipping options is not available. So dito guys kasi sa number 5, ibig sabihin nag-order kayo ng maramihan galing sa iba't ibang shop, and then dun sa iba't ibang shop na yon is meron siyang different payment method. So ibig sabihin dito sa isang shop na to, nag-order ka pero yung payment method niya is cash on delivery. Dito naman sa shop na to is nag-order ka, yung payment method niya is through bank accounts. Dun naman guys sa isa is through Palawan. So ibig sabihin guys, in-order nyo siya ng isahan lang pero iba-iba yung payment method niya. Okay? So dapat kapag mag-order kayo, dapat lahat ay naka-cash on delivery kahit iba't ibang shop pa yan. Okay? Para maging available sa inyo ang cash on delivery. Ganun po siya guys. And before I end this video guys, meron din po tayo dyan ng tutorial kung paano nga ba ninyo makakancel ang inyong Shopee order. Kung paano po ninyo ma-activate ang inyong Shopee Pay. Kung paano kayo makakakuha ng up to 100 pesos free shipping voucher dito sa Shopee. And kung paano nga ba kayo guys makakapag-track ng inyong orders. And as well as guys, kung paano nga ba kayo makakapag-order ng multiple items in Shopee in just one shipping and one shipping fee. Tingnan nyo na lang po guys sa aking playlist. Marami po tayo dyan. And sana guys, ay meron po kayong natutunan. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga post ko. And your comments would be appreciated. See you on my next tutorial!